know God's will. Mahalagang tanong, lalong-lalo sa mga anak ng Diyos na gustong sundin ang kalooban ng Panginoon, yung nadadala na sa kasusunod sa kanilang sariling estilo na puro mali ang ang inuuwian at yung gusto talagang mapaayos ang buhay. First of all, to know God's will, know the Bible. 2 Timothy 3, 16-17, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. The scriptures train God's servants to do all kinds of good deeds. Napakahalaga na kilalanin ang alam ng Biblia, yung tinuturo nito, upang mailapat sa buhay. But remember this, although scripture is God-breathed and inspired, we must contextualize. Every word is God's word, but not every word is for you, for your situation, right now. Hindi ko mo tama para kay Noah noon ay tama sa iyo ngayon. Hindi ko mo angkop sa mga babaeng taga-Korinto noon ay angkop sa iyo ngayon. Hindi ko mo ipinagawa sa mga pari noong unang panahon ay ipinapagawa sa iyo ngayon. Kaya hindi lang mahalaga na malaman ang laman ng Biblia, kundi malaman din ang konteksto, yung background, bakit ito itinuro, bakit ito ipinagagawa, at kailangan ibinabagay sa ating panahon. God's Word is inspired, instructive, even, but in its context, to the specific recipient. Huwag natin kakalimutan na bagamat mayroong universal application ng mga katuraan sa Biblia, meron siyang orihinal na nagsulat o nagsalitat ng aral at may mga orihinal na tumanggap nito at ang tunay na mensahe ay para doon sa mga orihinal na nakinig. Ngayon, pwede tayong makisalo, pwede nating i-apply sa buhay natin kung ang kalagayan natin ngayon ay katulad sa diwa at spirito ng kalagayan ng mga unang nakatanggap ng mga katuroan. Hindi basta-basta kapupulot ng katuroan sa Biblia na sinabi libong taon na sa isang pamilya o isang grupo o isang bansa at ia-apply mo sa buhay mo nang hindi pinag-aaralan kung magkapareho ba ng kanyang konteksto o kalalagyan. So God's Word is very correct in its specific time and circumstance, and the danger is in its applying a teaching or a command that was not meant for you or for your situation. Situational ang mga turo dyan, talagang lalong-lalo yung mga letters, mga epistles. Meron talagang problema yung church na yon, may taong involved, sinasabihan ng sumulat kung anong dapat gawin, at hindi pwedeng basta i-apply mo na lang sa buhay mo ngayon yon. Kailangan tinitingnan mo, pareho ba ang kalagayan namin? Pareho ba yung espiritu o diwa ng problema para ma-apply ko itong diwa ng solusyon na ito? Reading and interpreting or applying verses out of context is the most common source of needless suffering from the Bible. Marami mga tao nagdurusan ang hindi naman dapat kasi ang sinusunod ay utos na hindi naman sa kanya nakaukol. Marami rin ang mga nabibigo na tanggapin ang kanilang mga inaangkin na pangako ng Diyos kasi hindi naman sa kanila ipinangako, inaangkin nila. It is important to be guided by the Spirit to know when you will claim a promise, a specific promise given to specific people at specific contexts. It takes the Spirit to guide you kung pwede mo na i-claim yun ngayon. So there are such things as specific instructions and teachings, and there are those that though are specific could be universalized to be applied in many other situations. But a blind application of every verse to everyone, everywhere, every time could lead to needless suffering. It could lead to needless restriction and strife, needless struggle, and needless work. So we must read the Bible also as literature. Though we take it literally as the Word of God, the Bible also has its literary context. So marami diyang metaphors and symbolisms. Maraming talinghaga sa Biblia na hindi mo pwedeng literally i-apply mo sa iyong buhay. It is erroneous to insist on a literal reading always. Sabi ng Psalm 119, 105, "Your word is a lamp that gives light wherever I walk." Liwanag daw ang salita sa Biblia na nagbibigay liwanag kung saan man tayo naglalakad. Yung palang, simbolo na, metaphor, talinghaga na. Nakakita na ba kailang tao naglalakad sa dilim, binubuksan yung Biblia para lumiwanag yung dadaanan niya? That's a very literal reading that your word is a lamp unto my feet. So that already tells us na maraming reading, metaphorical, poetic, symbolic.
Hindi pwedeng literal lahat ang basa natin. Kailangan marunong ka ng literature. Nakikita mo, symbolic ito. And out of this symbol, I can make this universal reading and application. Kaya marami pong nagdurusa dahil sa pagiging religyoso, dahil yung pagbabasa nila kuminsan ay hindi tugma sa kanilang pangangailangan at katotohanan, nagdurusa, tuloy sila. How to know God's will? Know natural law. God is the author and designer of nature. Sino pa ba ang lumikha ng langit at ng lupa, di ba't ang Diyos? Kaya't makikita mo sa mga patakaran, sa mga batas ng kalikasan, yung karakter ng Diyos na lumikha nito. Colossians 1:16, everything was created by Him, everything in heaven and on earth. Everything seen and unseen, including all forces and powers, and all rulers and authorities. All things were created by God's Son, and everything was made for Him. So lahat ng nakikita natin sa paligid, sa kalikasan, liban na lang yung winasak, pinilipit at sinira ng tao, lahat ng nakikita natin sa paligid, Diyos ang may likha. And the challenge now is to see, ito bang nakikita ko ngayon ay yung nilikha ng Diyos o yung natira na lang matapos wasakin o pilipitin ng tao. But understanding nature and natural law is a great way to understand God. Romans 1:20, God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. 1 Timothy 4:4, everything God created is good. And may we add, in its context. Lahat ng bagay may konteksto. May mga elemento ito, may mga sangkap na nakapaligid na nagbibigay ng kahulugan. Dapat, bago mo kuhanin yung ganong kahulugan, tingnan mo muna kung yung mga sangkap na nakapaligid, eh, ganon din nga. Mahalaga. So we are to respect natural law. As much as possible, abide by natural law. What is God's will for you? That you should sleep 8 hours a day. What is natural for you? That you should sleep as much as possible at night. Kaya pinadilim ng Diyos yung gabi para kaantukin at matulog, pinaliwanag yung araw para kagising. Yan ang challenges ngayon ng mga taong nasa night shift, nagtatrabaho sa mga gabing oras, na apektuhan ng katawan. Minsan, hindi mo naman napipili kasi yun lang ang choice mo sa pagtatrabaho para kakumita. But what must you do to minimize and mitigate its negative impact on your body, on your emotion, on your spirit? Kaya dapat yung natural law, alam natin. Romans 2:14, some people naturally obey the law's commands even though they don't have the law. So kahit na wala ka nung nakasulat na utos ng Diyos, titignan mo lang yung kalikasan, marami ka ng utos niya na mababasa at mauunawa. Even Paul, in his high ambition to save souls for the Lord, was prevented by strong winds, meaning natural law. Acts 27:14-15, before very long, a wind of hurricane force called the Northeaster swept down the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Kahit si Pablo, kahit sinong missionary, kahit gano'ng kataas ang adhikain mong dali ng salita ng Diyos sa isang lugar, kung sumasalungat yung hangin, igagalang mo yon at hindi mo yun babalik na rin. In other words, even in your obedience to God and to your mission, you must still adhere to natural law. So people respect natural law in seasons. For instance, Luke 12:54-55, he said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain, and it does. And when the south wind blows, you say, it's going to be hot, and it is. Nababasa ng tao ang ibinabadya ng panahon. Sa tingin mo palang uulan bukas, edi pag-alis mo ng bahay, may dala ka na ngayong payong, o kapote, o whatever. O hindi ka gagawa ng activity na outdoor na mababasa. Galatians 4:10, you are observing special days and months and seasons and years. Kasama talaga yun sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibinabagay mo rin sa panahon. Gusto mong gumawa ng mga pagdiriwang, mga anibersaryo, huwag mong itapat sa rainy season dahil alam mong mababasa ang iyong event, uulanin ka.
Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. Minsan, ang pinakamalaking challenge, kahit sa atin, sa church, ay yung may mga gustong magpakasal sa garden, pero tag-ulan. Hunyo, Hulyo, Agosto, tag-bagyo, tag-ulan, si bride gusto maglakad sa garden. Sasabihin mo na, sister, baka ulan din ang ating kasalan. Bakit hindi mo ilagay indoor? Pastor, magdasal na lang po tayong huwag umulan. Eh, kayo na lang. Bakit ako magdadasal sa Diyos ng huwag paulanin? Eh, tag-ulan. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nagtakda ng tag-ulan? So, magkakasal ka ng tag-ulan, ang gawin mong atar, kapote. Bota. Pero huwag mo akong paguri na magdasal sa Diyos na huwag paulanin dahil tag-ulan. Yan ang sinasabi natin, respect natural law because it's God's will. Siyempre, may mga churches talagang they were founded in June, July, August, ganyan mga buwan. Ang suggestion ko, pag meron kayong celebration, bring it indoors from the beginning. Or, humanda kayong mabasa. O ilipat nyo yung inyong anibersaryo. Nakakaintindihan kayong hindi talaga yon, pero para matupad yung mga plano nyo, inilipat nyo. Pero huwag nyong salungatin ang kalooban ng Diyos. Tulad ngayon, nagbabago ang panahon. Mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Nagbabago lang ang panahon. So uminit, umaraw, mag-global warming, hindi nagbabago ang Diyos. Mahal pa rin niya tayo, mahal niya ang planeta. Kaya mag-adjust lang tayo. Kung mas mainit ngayon, kung hindi tag-ulan, biglang umuulan, mag-adjust ka. There are changes happening around us, but it doesn't mean that the world is ending. Natural lang na nagkakaroon ng panibagong mga style na ginagawa yung planet para mabuhay siya at ma-refresh. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons. Tulad ng binasa natin, kahit mga ibon, alam nila kung kailan sila lilipad, alam nila kung kailan sila magmamigrate. Yung mga ibon sa North Pole, sa mga magiginaw na bansa, dumadating dito sa tropics, pag magwi-winter na doon, lahat may panahon. How to know God's will? Gawin mo yung mas madali. Know God's will revealed in nature and do not fight it. Go along with it. How else do you know God's will? Pray. So may intellectual exercise, may physical exercise, at mayroong spiritual exercise. Seek guidance from the Spirit. 1 Corinthians 2:10, God's Spirit has shown you everything. His Spirit finds out everything and even what is deep in the mind of God. Hindi natin laging naaarok ang kalooban ng Diyos, pero yung Espiritu niya na nasa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng pahiwatig kung ano ang niloloob ng Diyos. Kaya mahalaga sa prayer life, yung spiritual ka. Malapit ka sa Diyos para maunawa mo mga udyok, mga pahiwatig ng Espiritu na hindi kayang sabihin ng salita o ituro ng sino mang teacher. Romans 8:26, in certain ways we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know how to pray or what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Isang dapat nating maunawa na yung Espiritu ng Diyos na nasa ating puso, nananalangin para sa atin kahit tayo mismo ay hindi nananalangin. Kaya maganda na meron tayong malapit na relasyon sa Espiritong ito ng Diyos na nananahan sa atin sa pamumuhay ng malinis, matapat, banal. Lalong gumaganda ang relasyon natin sa Spirit, and therefore this Spirit is able to pray for us even more. The Spirit is able to reveal to us the will of God. Therefore, in prayer, we ask for what God wills to give us, and our prayer gets answered. Ang talaga namang prayer, hindi yung hinihingi mo sa Diyos yung gusto mo, kundi hinihingi mo sa Diyos yung gusto niya ibigay sa iyo na hindi niya ibibigay kung hindi mo hinihingi. Kaya kailangan mag-pray ka at tama, ayon sa kalooban ng Diyos ang pinagpe-pray mo. So, kilala mo ang Diyos through nature, therefore you don't ask for things against what is natural law. Unless you are asking for a miracle. Ano ba, healing ng isang taong sobrang may sakit. That is going against natural law. There are examples in the Bible that allow us to pray along that line. But there is no guarantee that you will be answered. But in faith, why don't you pray anyway? Kasi may mga example na nangyari. So alam natin na what to pray for and what not to pray for. Pray through meditation and through quiet time. Mahalaga yung wala kang ginagawa, wala kang iniisip, tahimik ka lang sa presensya ng Diyos at
nare-reveal sa'yo yung mga gusto niyang ipahiwatig, ipaalam through quiet time, without words. Yung iba naman, may babasahing scripture, pag-aaralan, may notebook pa, may guide pa, tapos isasara na, tapos na daw yung quiet time. No, quiet time primarily means quiet. Wala kang kausap, wala kang binabasa, nananahimik ka lang, merong space for the Spirit of God to be able to speak to you. Wala kang agenda, wala kang listahan ang gagawin. So, iba naman yung daily Bible reading, iba naman yung devotion, pero yung quiet time, quiet ka lang talaga dapat. It is the secret of powerful spiritual life to be still before the Lord and know that He is God. Many people receive revelation while praying. Katulad ni Cornelius sa Acts 10:1-4, sa oras ng kanyang pananalangin, dinalaw siya ng anghel at tinuruan ng mga kalooban ng Diyos para sa kanya. How else do you know God's will? Get godly and wise counsel. Pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng panalangin, at pwede ka rin kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng payo ng mga makadiyos na tao. From the spiritual and the religious, God can speak to you. Pero hindi lang sa mga relihiyoso. God can also speak to you from the intellectually wise. Why? Because all good things come from above. Even the knowledge of people who are not religious come from God. Kasi lahat ng karunungan na mabuti ay galing sa Kanya. And you can get counsel even from the street smart. Yung magaling sa practical na bagay, kahit hindi magaling sa teorya, hindi gaano nakapag-aral, walang masyadong mga matataas na mga philosophies, pero magaling sa practical na bagay, lalo naman pwede ka rin kausapin ng Diyos. Because streetwise people are the closest to nature and from the source of natural intelligence. All God's knowledge and all good knowledge is from heaven. Because the earth is the Lord's and everything in it, according to Psalm 24, verse 1. Lahat ng karunungan. So hindi mo pwedeng ilimit ang sarili mo na ang kausap mo lang religious people. Actually, kikitid ang utak mo. Pag religious people lang lagi ang kausap mo. Dapat may kausap ka rin ng mga academicians, mga intellectual, mga scientist, mga tindera, mga janitor, mga tao sa kalsada. Kasi lahat ng karunungan na maganda tama galing sa Diyos, kahit sino pa ang pinagtitiwalaan at pinapahawak nung dunong na yon. The quickest way really to have a narrow mind is to limit your source to religious people. Magiging out of touch ka with reality at puro teorya at puro kalangitan at kabilang buhay ang iisipin mo, eh nandito ka pa. Dapat balance ang feeding ng ating isip. How else do you know God's will? Listen to your heart. Makinig ka sa pintig ng iyong puso, makinig ka sa iyong nadarama. Although, hindi ito napaka-reliable na source of guidance, pero yung nadarama natin ay pwede ring gamitin ng Diyos para magpahiwating. Proverbs 14:10, no one else can really know how sad or happy you are. And according to the New International Version, each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. Ikaw lang ang nakababatid ng laman ng iyong puso. Minsan may magtatanong, Pastor, sino po ba ang God's will para sa akin na pakasalan? Lalaki A o lalaki B? So, aalamin mo na lahat yung mga factor. Then magtatanong ka ng isa, sino ba yung mahal mo? Eh, si A po. Eh, kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Yan ang sinasabi ng puso mo eh. Maliban na lang na may iba pa tayong pinag-usapan na si A pala ay walang ambisyon, si A pala ay babaero, si A pala ay ganito. Then, makinig ka na lang sa utak mo, makinig ka sa law of nature. Ang mga ninuno ba nitong si A ay ganito o si B? Ay, naku, genetically, lugi ka dyan kung lahi ng mga lasengo. Di ba? Chances are, magiging ganun din siya kung hindi niya lalabanan yung natural, which is really hard to fight. So, tinitingnan mo yung law of nature, yung intelligence mo, and then you listen to your heart. Filter out, however, personal agenda. Pagka humihingi ka ng guidance at nakinig ka lang sa yung sariling damdamin, dapat ina-identify mo, sobra ko lang ito kasing gusto, hindi ako dapat magpadala sobra sa damdamin ko dahil dadayain ako ng damdamin ko na ito. Kaya sabi sa Psalm 139:24,
see if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Suriin niyo po ako, Diyos, tingnan niyo kung mayroong dapat tanggalin sa pag-iisip ko, sa damdamin ko, sa gusto ko, at nang ang matupad ko yung inyong sariling kaparaanan. Pero kahit naman tayo ay nagsusuri ng mga sarili nating gusto at pinagsususpetsahan muna natin bago natin pagtiwalaan yung ating emosyon, do not always deny yourself, your nature or your desire, because you were wonderfully made and you were created to be you. You cannot be your auntie, you cannot be your uncle, you cannot be your mother, you are you. And you are a unique person. You must give space to your uniqueness, even in your decision making. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. Then may babala, tiyakin mo lang at alalahanin mong huhusgahan ka ng Diyos sa bawat mong ginagawa. Hindi yung panakot, paalala lang na sige, gawin mong gusto mo. Kaya lang kung makakalimutan na mayroong gusto ang Diyos at kung alam mong kontra naman yan, edi Diyos na lang ang sundin mo. Pero ipinapakita sa atin na yung gusto mo gawin mo habang bata ka. Ang buhay ang dali-daling mabawi. Ang tao ang dali-daling tumanda. Pero kailangan siguro above 45 or 50 na kayo bago nyo ma-realize na ganun pala yun ang bilis tumanda ng tao. So ang mahalaga habang bata ka, gawin mo yung mga bagay na bata lang at katawang bata at isip bata lang ang makakagawa. At payagan natin yung mga bata na maging bata. Huwag natin silang expect na magmukhang matanda, asal matanda, kilos matanda dahil bata sila. Bibigyan lang natin ng guidance, bibigyan natin ng mga hangganan ng pwede nilang gawin na maaaring sa kabataan na hindi nila alam na masama. But we allow young people to be young. We allow children to be children.